10 taon, parati ko pa rin naalala yung aking mga kababayan dito sa Parañaque. Kaya sinabi ko kay Presidente, Madam President, gusto ko na pong magbitiw bilang National Security Advisor sapagkat gusto kong bumalik para magsilbi muli sa aking mga kababayan sa Parañaque. Kaya 2004, tumakbo po ako ulit, panalo. 2007, tumakbo ulit, panalo. Maraming salamat sa tulong mo. At dito, pinagpatuloy ko yung aking programa. Eskwelahan na napakarami. Kasama dyan yung San Agustin Elementary School, malapit din dito. Alos lahat ng mga school buildings doon. Proyekto din ni Roy Lugoles. Tuloy-tuloy, Dr. Arcadio Santos National High School, tuloy-tuloy din yan. Pagpapaayos sa mga kalye, sukat, yung service road na ginagamit ninyo. Pero itong bandang huli, meron po tayo sinimulang proyekto. Alam niyo na ako'y nasa Project 3. Nagba-basketball din kami. Pero yung basketball na namin, yung basketball called lupa, hindi sementado, nakabilad sa araw. Paminsan-minsan kami na nakakagamit, nakakahiram, pagpunta sa Ateneo ng covered court. At doon, inggit na inggit kami sa mga estudyante sa Ateneo sapagat meron bubong yung kanilang laruan, sementado. Kaya nangarap kami na magkaroon ng covered court sa Project 3. Sumulat kami sa mga politiko, sa mayor, sa mga konsyal, sa mga congressmen. Awa ng Diyos, walang sumugod sa kanila. Laking pangarap lamang yung covered court para sa amin. Kaya mga kasama, si Roy Lugoles po, gusto ko yung pangarap na yan ay maging katuparan pagdating dito sa 2nd District ng Parañaque. Kaya anong ginawa ni Roy Lugoles? Sunod-sunod na covered courts, mga coliseum ang pinagawa ni Roy Lugoles at ang isa sa pinakabago at ang isa sa pinakamaganda ay dito po sa Barangay Don Bosco. Yan yung coliseum doon po sa Levittown. Pakita lamang yung Levittown. Yung Levittown. Sa Sampalo yung Levittown. Levittown, pakilagay lang. Ayan, Levittown. Ito, Levittown ito. Ito po, Levittown Coliseum na ka-inaugurate lamang. At ako'y muling nagpapasalamat ay parang kay Captain John Pirata. Sapagkat si Kapitan Pirata po ang siyang pumili itong lugar na ito para sa Coliseum. Maraming salamat sa iyo, Kapitan Pirata. At kung papanarin, hindi lamang yan. Meron pa rin mga susunod. Kung meron ng lugar sana dito sa Malacañang Dulo, matagal lang meron Coliseum dito sa Malacañang Dulo. Sapagkat pag umikot kayo sa Parañaque, magugulat kayo. Napakaraming malalaking mga mission areas, halos lahat ay meron ng Coliseum. Meron sa Sampaloc, meron sa Clinic, meron sa Ipil, meron sa Target, meron sa maraming lugar dito po sa Parañaque. Mahigit 32 Coliseum na ang pinagawa ni Roy Lugoles. Parang kabuti na parami ng parami ng parami. Kaya nga, anong sabi ng public court sa akin? Congressman, sa dami ng mga covered courts na ipinagawa, ikaw na sa aming palagay ang nakapagpagawa ng pinakamaraming coliseum sa kasaysayan, hindi lamang sa Metro Manila, kundi sa buong Pilipinas. Yan po ang paglilingkod ni Roy Lugoles sa inyo dito sa 2nd District ng Parañaque. Pero meron pang isang kakaibang materials design ang ipinakilala ni Roy Lugoles dito sa mga coliseum na to. Ano ito? Yung bubong. Tingnan niyo yung bubong ng coliseum, ibang klase. Sapagat yung bubong na yan ay gawa sa polycarbonate. Nakita ko yan sa Disneyland. Nakita ko sa Ayala Town Center. Sinabi ko sa Public Works, ano ba yung materialis na yan? Napakaganda. Parang hindi nasisira. At sabi ng Public Works, totoo yan, Congressman. Yung polycarbonate na yan, yan ay almost indestructible. First class na material. Kaya sabi ko, gusto ko yan ang gamitin sa covered court sa Parañaque. Pero ang sagot nila, pero Congressman, napakamahal ho ang materialis niyan. Baka ho, kulangin kayo ng pondo, baka mahirap ko gawin yan. Ang sagot ko sa Public Works, ayokong tipirin yung aking mga kababayan sa Parañaque. Gusto ko ang gamitin ng materialis ay first class yung pinakamahal na materialis. Kaya yan ang ating gawin. At ngayon ay tinutularan na sa ibang lugar sa Pilipinas. Tanong din ng iba, okay, marami kang project, pero kumusta naman ang trabaho mo? Baka naman parating absent sa Kongreso. Makasama, ako po'y congressman mula pa noong 1992. Malapit na matapos ang aking panglimang termino, pinagmamalaki kong sabihin sa inyo,
na si Roy Magoles din minsan walang absence sa Kamara ng Representantes sa mga sesyon ng Kamara. Yan po ang record ng inyong congressman sa Kamara ng Representantes. Dalawa na lamang ang kongresista na meron kanyang classic record, ang isa dyan, ang inyong congressman dito sa 2nd District ng Paranaque. Salamat po sa inspirasyon na inyong binibigay sa akin. Pero ang tanong din ng iba, okay, marami kang project, marami kang present, pero baka naman pinapabayaan mo ang iyong mga constituents, hindi ka naman papakita sa Paranaque. Kayo po ang saksi dyan. Kayo ang makakapagsabi kung si Roy Logoles ay nakikita nyo rito sa Malacanang dulo. Lahat ng mga kababayan natin ang siyang mga saksi kung si Roy Logoles ay nakikita na naglalakad sa kung saan saan sulok ng Paranaque. Sapagkat yan po ang karating ginagawa ni Roy Logoles, bumibisita sa karaming lugar, mag-isa lamang. Wala pong mga security pag taglalakad si Roy Logoles, sapagkat alam ko na kayo ang magbibigay ng security sa akin. Salamat po sa pagpapanggol na inyong binibigay sa akin. At itong bandang huli, meron tayong bagong programa na inilunsad. Ito po yung libreng palibing, yung tunay na libreng palibing. Bakit ito nilunsad ni Roy Logoles? Alam niyo kasi, nakita ko na ang isang pamilya pag namatayan, lalo na yung mahirap na pamilya, dobleng trahedya ang naranasan nila. Una, nawawala yung padre ng pamilya, napabawasan yung hanap buhay. Pagkatapos, bigla pang magkakaroon ng malaking gastos. At ang nakakaawa, yung mga ibang pamilya, sila pa nabibiktima ng mga peking libreng palibing. Sa sabihin libre, yung pala may bayad. Pagkano? May bayad pala, 12,000 na ganun. Kaya anong ginawa ni Roy Logoles? Nagpasiya ko na tumulong, inilusan itong programa nito. Ito ay talaga libre. May 5 centimos po, wala kayong babayaran, at alam ko dito sa Malacanang dulo. Madalas akong bumisita rito, kadalasan bumisita ko rito para dumalaw doon sa mga kapuspalad na merong nasawi ng miyembro ng pamilya. Katunayan, nung bumagyo rito ng Undoy, nandito po ako, si Roy Logoles, pinaha dito sa Malacanang dulo, sapagkat tumalaw ako sa isang patay dito, pero inabot ako ng malakas na ulan dito. Pero okay lang mo yun. Kasama yan sa servisyo ng inyong congressman. Ang tanong pa rin, okay, marami kang project, marami kang present, pero ano naman yung batas na iyong ginagawa? Tama ho yung tanong niya, sapagkat ang mambabatas ang tawag sa amin. Mambabatas, pagkagawa ng batas. Pinagbabalaki ko po ang i-report sa inyo itong mga batas na naipasa ni Congressman Goles. Una po, yung Climate Change Act of 2009. Ito ang isa sa pinakamahalagang batas na nagawa ito mga nakaraang ilang taon. Katunayan, nung ito'y pinirmahan, front page sa mga dyaryo. Halos headline sapagkat landmark na batas ito. Talagang sinubaybay na ito ng buong daigdig. Ang principal author dyan, ang inyong lingkod, Roy Logoles. Mahalaga ho ito sapagkat ito ay humarap doon sa problema ng klima, yung pagbabago ng klima, yung pag-init ng panahon, makatumas ng dagat, malububog yung ilang mga komunidad sa tabi ng dagat, baka uminit, umagsak ang agrikultura.